Kasama natin ngayon si John Pasensya, ang secretary ni Director Rosel Castañeda dito po sa Manila North Cemetery. Miss Janna, magandang umaga. Magandang umaga rin po. Opo, napansin natin na may mga vendors nagtitinda sa loob ng sementeryo. Ano po ang tugon dito ni Director Castañeda? So sa amin po, ang tugon po ng aming opisina, ng aming administrative po, sila po ay pinahihintulutan po sa labas po magtinda. Opo. Ng mga kanilang gustong itinda. Opo. Sapagkat ang tanging pwedeng itinda lang po sa araw ng undas ay bulaklak at kandila. Opo. Pero may mga ilan talagang mga pasaway na gusto talagang ipilit yung sarili nilang gustong itinda. So ano pong magiging tugon natin dyan, Miss Janna? So ang tugon po ng opisina dyan, ayan po ay kiniklearing po namin yan. Ultimo, mga walking vendors, ayan po ay kiniklearing po namin. Opo. Napansin din natin dito ang mayroong report na barado yung banyo at saka meron pong mga basura, mangilan-ilan, nakita natin sa loob, Miss Janna. So ayan po, sir, meron po yan, meron po kaming utility dyan, siguro hindi lang po niya masyadong nalinis masyado, kaya po siguro ay nabarado po yung mga inidoro, yung mga daluyan po ng tubig. Opo. Paalala sa ating mga kababayan, tutungo dito, Miss Janna, hanggang bukas at November 5, pwede na silang bumalik ulit. So paalala lang po sa ating mga kababayan ko, yung mga nais pong gustong dumalaw sa kanilang mahal sa buhay ay magpunta na naman po ng maaga. Ang bukas po ng North Cemetery po, alas 6 po ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So hanggang bukas na lang po yan sa ating mga sambayan ng Pilipino. So kailangan po, agahan na po natin ang pagpunta sa ating mga mahal sa buhay. Limitado ba ang bilang ng mga kababayan natin pupunta rito sa loob ng cemeteryo? So ang limitado lang po namin pumupunta sa North Cemetery ay yun po yung mga tuloy-tuloy po kasi ang aming libing. Opo. Yung libing po kasi namin, everyday po is yung daloy ng tao po, ng pamilya, is 20 a day. Max na po yung 30 a day. Opo. Okay. So again, ang mga ipinababawal na mga bagay o gadgets na darin dadali dito, ano-ano yun, Miss Janna? So yung mga pinagbabawal po na mga bagay na, yung man po yung mga matutulis, mga liquor po, yung mga flammable po, ayun po ang mga pinagbabawal po natin. Opo. Again, hanggang bukas na lang ha, at kung maaari ay babalik na lang sila by November... By November 5 po, November 5. Okay. Thank you so much, Miss Janna Pasensya, at Secretary the Director Rosel Castañeda. At kasama din natin, thank you, Miss Janna. Thank you po. Si Ginoong Rosales ng Manila Traffic and Parking Bureau. Sir, magandang umaga. Rise and shine po. Opo, pagdating naman po sa kaayusan, kataimikan, katuwang ang Philippine National Police, maraming mga police tayo po nakatabay, saan po sila pwedeng pumarada? Sa parking po na tayo, sir, sa mga kababayan natin, may dala-dala sasakyan, pagunta rito. Ang parking po natin dito ay itong dalawang side na to. Opo. Ang side sa kanan para po sa mga organic personnel, police, at mga MTPB. Opo. Sa kaliwa, may parking collector po dyan. Opo. Dyan po pwede mag-park ang mga motor. Opo. Sa loob naman po, bawal agad sasakyan. Motor, bisikleta, bawal? Bawal po. Kasi po, iniiwasan po natin yung magkaroon ng maging crowded o congested yung area. Opo. Okay, nakausap po kanina si Miss Janna Pasensya tungkol sa mga vendors sa loob. Ano po magiging action natin tungkol dyan, sir? Kitang-kita po, nahagip ng camera kanina po. Actually po, kasi yung aming tasking dito sa MTPB, sa Manila Traffic and Parking Bureau, ay ito lamang pong pasukan sa gate ng Manila North Cemetery. Opo. Mula po kanina alas 5:30, wala po kaming nakita o nasita na nagpasok ng mga paninda. Opo. Ngayon po, kung meron man po, siguro po ang nakakaalam po ay ang mga empleyado ng North Cemetery. Opo, sila opo. Sila po ang maring nakakaalam lang. Pero mula po sa kaming pag-duty, wala po kaming alam na nakapasok
na may mga paninda. Opo, nakalimutan ko itanong kay Ms. Jana kanina, yung mga informal status natin doon, sir, meron pa rin, no? May clearing operations sa Type 2019, kamusta na kanila sitwasyon sa loob? Opo, meron po, pero mayat maya po, dito po sa aming tasking, iniikutan po namin yan. Kasi po, ang aming pinagbabawal dyan, yung mga batang naggagala. Oo. Yung pong kasing mga naninirahan dyan, nasa tasking pa rin po ng police at ng administration po yan ng Manila North Cemetery. Opo. Paalala na lang po sa ating mga kababayan na tutungo rito na may pandemya. Opo, sir. Ang paalala ko lang po namin, galing po sa pag-uutos ng aming direktor, sana po kayo, pagka pumunta rito, nakamask po kayo at meron po kayong face shield. Hmm. At iwasan po natin yung magkumpulan o magkaroon tayo, ay exercise po natin ang social distancing. Ang pangalawa po, huwag po tayo magdala ng kahit anong mga matutulis na bagay o mga posesyon ng mga illegal na droga, mga flammable materials. Pwede po natin, nga pala, gusto kong ipaliwanag na pwede po tayo magdala ng alcohol. Opo. Kaya lang po, ito dapat ay nakalagay sa isang boteng pang-spray. Hindi po pwede yung nakalagay sa galon. Yung alcohol na panlinis, hindi yung iniinom. Opo, yung pong alcohol na panlinis. Tama po kayo? Bawal yung alak. Opo. Opo. Pagkatapos po, yung lighter po, yan po ay consider sa flammable. Opo. Pero pwede po tayo magdala ng posporo. Okay. 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 Maraming salamat, Samuel Rojales ng MTPB. Maraming pong salamat. Ito po yung aming pong ginagawa ayon sa ating mamamayang Pilipino, mamamayang ng Maynila at sa utos ng aming direktor at lalo na ng aming butihing mayor ng Maynila, Isko Mayor Isko Moreno. Thank you po, Sir Samuel Sabatala. Oh, balikan na natin muna sa studio. Ah. Malinaw yun kung ano mga pwede at hindi pwedeng dalhin dito po sa loob ng Manila North Cemetery. Dayan, Gab. Maraming salamat sa iyo, Aljo Bendijo.